Jordan. Paano nang gitara ng Walis Ting Ting? Na. Kuya, kapusyang salubsog. Ha? Yan kuya. Gitara niya. Ah, Walis Ting Ting pala. Okay. Matibay. Pagkatapos. Ah. Talagang hindi na iiwasan ano? Kahit sa furnituran. Oo, lang talaga. Ha? Oh, malaki nga. Wow. Baka mamaya. Kuha sila ng itlog, ha? Itlog ng tikling. Isang magandang buhay mga farmer. Back tayo sa ginagawa natin. Ayan o, ito yung linason. Hapon. Pati yung duckweed na matay. Okay na yan. Tingin ko wala na. Kailangan lang ingatan yung pagpapasok naman ng tubig. Pero ano yan eh, hindi na talaga, I mean, you can minimize pero mahirap pong iwasan. Lahat po ng fish pond ay pag hinarvest, meron at merong dalag. So given na yan, meron po talaga kasi nagagaling sa anong tubig natin ano, sa irrigation o sa mga patubig. Tapos ang importante, wala na talaga, maglalagay tayo na at least wala pong dalag, no? Hindi kagaya ng dati, nagulog tayo ng ilang ba nilagay ko, 5,000. Eh may mga nakapasok na pala na dalag ano. So wala, kinain lang sila. Pero ito ngayon, this time ay back to basic yung ginawa namin. Kagaya ng dati, nung paano namin nilalamanan to, nung kailan ba yon, nung bago mag Ulysses, yung unang-una pa lang po kami nagba-vlog. Kung mapanood po nyo po yung lumang vlog namin, dami naming tilapia. Ganun din yon, nilason muna, tapos naglagay ng tubig. Yung basic procedure, no? So, ayun po. Yun po ang gagawin natin ngayon. Wala na tayo halong hito. At kakainin din lang. Oo, oh, ayun. Excited na ako. Ayan, mahirap ang sunugin, ano? Tapos magpa-follow up pa tayo na spray para at least hindi na po yung mga susunod, lalo na dito sa bandang dulo, ay mapatay na rin natin. Huwag na tumaas ng huto, no? O ayan, andyan na si Naniki. Tapos nang mag-sabog ng abono. Break time na rin naman. Hanggang dyan na lang naman po yan. Tapos sa biga, magpalitada na. Ito, asinta na naman ng isa. Isa o dalawang hollow block. Sabunin lang naman po namin yung dulong yon. Dalawa siguro, okay na. Hindi na tatapon dito yung tubig pag napuno. Kasi naandun na yung overflow, mas mababa na, no? Oh, ayun po. Ayun na. Break time. Uy, taas pala itong inikutan ko, ah. Taas, ah. Ayan. Yung mga shell ng tahong pinapabilad ko, dadamputin ko uli yan. Pagka malutong na, i-chan natin doon sa ating mga manok. So ayan, ha, tatapos lang. Wala naman pong umabsent, ano? Ang saya kahapon. Grabe po yung kantahan dito. At si Kongkong lumaban hanggang alas 10. Ayan. Pero at least po, no, nakita ko naman yung ano nila. Na masaya. Sa may always on, pinapalit kami yung mga bago kang malapad. Yung console sa always. Ah, oh. Pinapaganyan na lang niya. Nakataw ko. Ah, ito yun yung termo kanina. Maganda nga nakamit siya. Kasi para matibay.
Jordan. Paano ang naggitara ng walis tingting? Na. Kuya, kapusyang salubsog. Ha? Ayan, kuya. Gitara niya. Ah, walis tingting pala. Okay. Matibay. Pagkatapos. Sige mo yung kamay, nice. Kuya, may salubsog. Ay, di niya naman ramdaman kagabi. Di niya naramdaman. Nasalubsog ka, kong? Buti ka lang salubsog. Di na tinablan. Tinablan yung kalyo na ba? Thank you po. Ay mamaya, wala namang tayo activity. Magpitas na ng ano, no? Pitasin na to, oh. Kong, ikaw naman ang malakas dyan, oh. Tingnan niyo po, ang dami. Sayang lang. Thank you po. Salama. Kailangan nang mapitas. Malalaglag lang yung mga yan. Graba. Ay, graba. Kaya niya kayang iatras? Kaya na. Nakatapos na. Di, yung sasakyan kasi naka-ano eh. Ha? Ha? Gaganyan. Ang kaya niya yan. Adwala. Adwala ko na. Ayan, mukhang malapit na naman magbuhos ha. Mukhang magbubuhos na naman tayo. Ito na. Oh, oo nga. Mamaya makapagbuhos na tayo. Andiyan na yung graba. Namating na yung graba. Ay. Tayo. Ah, forma na lang pala no. Buhos time na naman. Oh, ito. Ay. Oh. Makapal lang doon sa gitna, oh. Sa gitna ang makapal, no. Ganda sana kung masindihan 'yan. Hindi naman po masusunog. Sinubukan namin. Okay na lang. Yung doon siguro, ayaw ko lang kung pwede lang sindihan yan. Dry na dry din yan doon eh. Makapal! Di kaya ng grass cutter yan. Pero yung blade, pwede siguro. Pero ayan na, okay na yan. Yung grass cutter pa naman natin, nagloloko pa. Bubuhos na. Sabay-sabay ba kayong umuwi kagaba? Ah, pagkagabi? Si Kong Kong sabay din. Aba, mag-aalas 11 na yun ah. Bagay, alas 10, bitin talaga yun, kantahan eh no. Ganda talaga boses ni Marco ah. Patalo yung kuya. Patalo si Ralph Balamo. Sabi niya kuya, madadali ka mamaya sa akin. Dalawa si Balang, si Ras Balako. Wow. Yun ang tinay mo kitang gitara na. Halos ano na pala.
Pwede na kayong sindihan yan ng Sabado? Oo, ano? Oo, ano? Ayun doon, pwede na po yun. Grabe, grabe init. Nasa silong pa ako niyan, ha? Pero siyempre, naarawan din tayo. Ayan, oh. Buti nga mahangin ng kaunti. Minsan may araw po na talagang hindi gumagalaw ang mga dahon. Yun ang matindi. Ayan, oh. Balik na natin itong ginagawa nila. May buto po yung mabulong na hulog. Buto ba? Oo nga, mayroon nga. Ayan natin. Wala! Mukha lang may buto, wala naman! Walang buto, kuya? Seedless to, pero yung malaking malaki, mga kachamba ka, isa minsan. Yun ang maganda itanim. Swerte yan lang pala yung buto. Oo, swerte yan lang ang buto nito. Pwede itong paramihin through grafting. Pero minsan po may buto. Ang sabi nila, kung naparami daw ang kain mo nito, mabaho ang utot. Yun po ang kasabihan sa Bicol. Kamote, parang ganun din. Ano? Kumain ka ng maraming kamote, utot ka, mabaho. Oatmeal ang matindi. Hindi naman kayang lahat yan malagyan, ano? Lipat-lipat lang. Bukas baklas, lipat naman. Okay na tayo. Mukhang napagulog na tayo next week, ah. After pala. Next week. Ayan, pwede tayo magulo. Papaisprayan ko uli ng clear out yan para mamatay yung mga damo. Pero ito, okay na. Kailangan palang matambakan din yun. Ah, dito nakukuha. Ayan. Yan. Ayun nga, sabi ko yun na isunod para may ang hirap mag walang pahinga sa loob ng maupuan. Ayan, susunod na po yung sopa. Gagayahin na lang ni Ma yung kay Mother na ginawa nila. Tikod po, Papa, yan pwede na. Oh, tikod na. Papatay naman ang mga kanto nito. Ayun, eh. Patay na nga. Ayun. Napatay na pala ni Jabed.
yata. Tikod to. Ah, banda oh. So, bigat din pala. Mabigat din ang tikbod. Ano yung pinapatay mo na yung kanto? Pala. Ginagamit mo na ba ito? Oh, pag nag-ano ka ng ano, matalsik nga naman ang mata mo. Ah, talagang hindi na iiwasan ano? Kahit sa furnituran. Oo, oh, lang talaga. Ha? Kayo doon, anong kalimitan na ginagamit ng kahoy? Second hand. Ah. Tsaka yakal. Oh, Milina. Malupit, ano? Yung Milina, yun ang pinaka, ano na, ano? Yung Milina, alas madalang lang. Kasi, dito, karamihan, puro Milina kasi maraming nakukuha dito. Kasi yung Milina, umiipit sa talon. Lalo na kung tinitistis mo yung 8x8, yung mga tablon. Dito karamihan mahogan eh. Oh, mahogan yan. Ganyan din. Akar, sa bagay, mas kung ako pa pipiliin, para mas gusto ko pa yung second hand ng mga tangili eh. Hindi na kasi gumagalaw. Tsaka matitigas din yung mga luma, no? Hindi ka guys sa Milina, minsan. Ah, wala. Kung papipiliin ako Milina, dun ako sa second hand. Tingnan mo naman to. Yung dito, dami namin. Nakagawa pa nga kami ng kama dyan eh. Matigas nga yan. Oo, oh, galing din lang yan dun. Sa may lubaw. Yung iba kasi ginagamit yan, ano eh. Mahogany, tsaka Milina, tsaka ano. Pero yung yakal na ginagamit nyo, second hand din? Second hand din. Yung mga poste, no? Eh, tigas naman yung sobra. Oo, oh, sobrang tigas. Sobrang tigas. Ayun, yung mga hamba dyan, puro ganun yan. Sumuko yung inorderan ko, napasubo siya. Sabi niya, susunod din ako tatanggap ng ganyan. Ano, ikaw lang ang umorder sa akin ng ganyan. Nahirapan daw siya. Ano kasi yung ano, yung yakal. So ano, matibay sa anay. Oo, hindi maanay. Eh, dito maanay kasi kaya yan ang hinuha namin. Hindi ka guys sa ano, ibang kahoy, talagang bibigay. Tsaka sabi ni Papa Yam, kung magyayakal, dun ka sa second hand. Kasi yung bagong yakal ngayon, alis mano rin, magalaw. Bata pa kasi, no? Bata pa, di ba yung sa matatanda. Ito nga naman, yung poste noon, di ba? 100 years na naandyan pa, di ibig sabihin, nasubok na, di ba? Yun na yun. Ayos. Ito, ayan na, oh. Ang ganda din ang kulay nung ano talaga. Kaya pag na, ano yan, kaya, snap your team. Oo. Hindi mo makikita yung labas niya. Kikinta ba na? Ano natin yung polyurethane? Solid din papagawa niya dito? Oo. Ganda nga naman yan. Pagka ano? Solid. Oo. Ano sa ano, lamesa, pinapalitan ni Bebe yung console niya. Patungan ng ano lang naman. Router sa taas, ayaw niyan maraming ano. Pero kailangan ng maliit na sopa doon. Sa taas, no? Oo. Yan. After the break, mukhang magbubuhos na sila pero nagdudugtong-dugtong lang nila. Sana ba yung dalawa? Yun na pala. Oh. Ayan. Nagsunog na sila doon, no? Gumapang na nga. Mahangin naman. El Nino pala. According to ano, no? Di ko po masyadong nabalitaan yan, ah. O, ayan, El Nino naman po ang
nakaambang naman, ano? So ibig sabihin, konti ang ulan, mahaba ang tag-init. Patay. Pabor sa palay. Pero sa bagay, yung isda natin wala naman pong masyadong maapektuhan dito, no. Yung mga nagtatanim po, kawawa diyan. Tayo naman dito, okay na po itong ating fish pond. Waiting na lang sa konti pa dito. Ayan. Konting asinta pa. Tapos pwede na tayong magpapasok ng tubig. Ayan. Tapos di ko alam kung papatambakan ba natin or mano-mano ang mga boys. Baka hindi naman po mahirap magkuha ng lupa dito. Pasa-pasa isasalya dito, no? Pero kung mahirapan po sila, backhoe na lang. Na maliit. Maliit. So, ayun po, no. At least, so, gaganon, lipat dito. Eto, kaya hindi ko pinabackhoe. Na maliit, mga farmer. Kasi iniisip ko, mawawalan po ng trabaho yung mga boys. Siyempre, hinahanap ko rin sila ng magagawa, no. So, kahit medyo napatagal, okay lang. Tapos naman, ngayon, kung mano-mano, baka naman mahirapan naman sila ng gusto. Sa bagay, malambot naman po yan. Tingnan natin, ano? Kung ano. Nabi ko din kay Papa Yam yun, eh. Kung magbabackhoe naman, maganda din sana. Kasi kung doon po kukuha din ng lupa, ililipat doon. Yung mga boys naman, nakaabang, papatagi naman yung mga lupang kinukuha niya, no. Try kong mag-inquire pagka okay na po ito. Tingnan natin. Nakalimutan ko na yung dati nilang offer, eh. Parang 1 to per hour ba? O 2.5. Bigat-bigat 'yan, ah. 2.5 per hour. Pero kung maihigitan niya yung let's say sa isang oras, kaya niyang kumuha, maghakot ng mas mahigit sa orderin na o mapantayan man lang, okay lang kasi mas napalalim pa, no. So yun naman ang advantage noon. Siguradong patay lahat yung naandiyan dahil pati yung duckweed. Tamang-tama lang yung naiwan. Tamang-tama lang, Nick, yung naiwan na tubig doon, ano? Kasi pupunta doon yung dalag, eh. Hindi naman kaagad yan pupunta sa putik. Pupunta lang sa putik yan pagka tuyong-tuyo na. Pag wala ng tubig, sisiksik na siya. Yun po yung ano noon. Siyempre, may pagkain doon, di ba? May pagkain siya. Hahanap pa rin siya ng ano, may tubig. Kaya nung ano, naandoon lahat, eh. Nahuli din po yung mga ano, na kuryente. Ilan din ang nahuli. Sinamulto, marami din nakuha, no? Oh, nakapito pa. Mas may mga tatlo pa kaming na dalawa o tatlo ba? Parang dalawa lang yata yung natira. Oh, dalawa. Yung mga maliliit, sigurado patay din. Kasi yung tilapia nga lang, ayun, nadali. Tsaka si Mike, ayun, nanood si Mike pala. Mike Laconico, hello, Tita Susan, ayan. Tatanong kasi siya kung bakit daw pinapatay yung ano. Madadamay talaga kasi, ano, we need to get rid of the predators. Ika nga. Ayan, hindi niya po naiintindihan yung Tagalog, ano. So, ayun. Kaya madadama yung maliliit. Tsaka hindi din po maganda yung may malaki, may ano, no? Sabay-sabay. Kasi sa ano talaga, talagang linalaso niyan. Every bago mag-load, lasong talaga lahat. Sa paglalagay ng similya. Kasi yung pangbenta, dapat same size yan. Dapat tatlong ano lang po yan. Tatlong, tawag dito? Tatlong size lang yan. 3, 4, 5, 4, 5, 6, mga ganun yan. Yun, okay pa yung ganung ano. Ibig sabihin, sa sizes ng tilapia mo, pag nag-harvest, may 1 kilo 6, may 1 kilo 5, may 1 kilo 4. Yun yung 4, 5, 6 naman. Yung pag 3, 4, 5, 2, 3, 4 ang pinaka-ideal po, no? Yan ang pinaka-mabenta, pinaka-gusto nila. Dalawa,
tatlo, apat sa isang kilo. Ana, okay na oh. Kaya matatapos na nila yan. Tapos sunugin na namin ang ano. Si Jabed. Ah, si Tito Nor pala yung maingay na yan. Papagawa ng ano si Bebe. Console. Medyo maliit lang, hindi lamesa na ano. Nilipat niya yung lamesa dito sa kabila, sa second floor namin. Pero mainit pa rin ang ano ah. Kahit nasa silungan tayo. Tapos titingnan natin kung gaano ba ka-effective ang pinauusukan ng mangga. Dahil ang dami na pong tinanggap na usok nito. Kahapon lang. So yung mga insekto daw aalis, yun ang sabi nila. Tingnan natin ano kung effective talaga itong pausok. Kung marami ang nabuo, ibig sabihin talagang effective. Ayan oh, may nakuhang itlog ng tikling. Malaki pa daw sa pugo. Maniwala ako, malaki pa sa pugo. Ayo, malaki nga. Wow. Baka mamaya. Ano? Sira na ba to? Wala na, hindi na nila babalikan. Nabulabog na, tsaka ano na eh. Malaki pala no. Laki din pala itlog, parang piwi. May itlog ng manok na piwi. Yun yung maingay, di ba? Kwak, mga ganun ah. Bato-bato ba ganyan din ang itlog? Maliit ka ata? Maliit pa dyan. Laksang uli mo na. Laga mo na kung sayang din. Yun, lumipat na po yan sa kabila. Yung mga tikling ngayon doon, marami namang malilipatan. Oh, pasit-tanton. Pugad? Na? Nasa baba, sa taas? Nasa... Nasa gitna nung damo, ganon. Galing ah. Nung bata ako, sa Palayan, sa Bicol, marami niyan. Kahit dyan ko yun. Ano naman, yung pakubo. Dami kong nakukuha dyan. Saan? Lugo ng pakubo. Yung mababang lumipad? Oo, mababang lumipad. O magbubuhos na yata sila. Jabed ay busy. Ah, dudugtungan niyo po. Oo. Third kasi yung ano niya. Third kit. Ayun, third. One kit. Oo, ito lang po. Class 4. Magdodos siya. It's ano. Jabed. Finish na. Kaya lang may mga ano, ayan, ito. May remedyohan yan, retouch. Tapos ang dami natin bulaklak na duhat. Meron pong mauuna, ayan o, buo na. Tapos yung iba hindi pa. Mga dalawang batch ito, dalawang batch po itong duhat na to. Meron ng bunga na talaga, meron naman bulaklak pa lang. Ayan oh. Tapos bulaklak, ayan, hindi pa nagbubuka. So, dalawang batch ang duhat natin. Talaga naman, napaka-generous.
Yung apat, ayan, naghahalo, magbubuhos. Yung dalawa, naandoon. Oh, si Junjun naman, syempre, naandoon po sa ano ni Rambo. Nira-rush na rin nila yung ano ni Rambo at malaki naman rin ang progress mga farmer, no? Oh, ayun po. Hanggang dun lang pala. So ibig sabihin, babaklasin nila yan bukas, bubuhos na naman, hanggang doon na naman lang. At least palitada na lang yan. Kiskis pahid, kayang-kaya na yan. Tulong-tulungan. Kiskis pahid eh, no? Si Joel nga pala, ka-farmer Joel Melchor, sabi niya lagyan daw ng line, pinturahan yung line ng ano ng tubig. Siguro mamarkahan na lang natin, tol. Kasi ano lang naman yan eh. Actually, mabilis lang naman tandaan yan. Dahil kikita mo naman kaagad kung nasa ano pa siya. Pag nag-overflow, meron naman lalabasan dito sa gilid. So, walang problema. Kasi ang problema natin, pagka malakas na malakas po ang ulan, kayang punuin to. Nangyari na po ito nung ano bang bagyo yon. Paing yata. Umapaw po doon sa site yung ano, dahil ang dami, lakas ng tubig na galing sa bundok. Pati yung itong anong to, itong palayan na yan, makita nyo po yung tubig talagang gumaganon. So yung ano daw, yung carding, ganun din po ang ano, malakas yung tubig dahil makita mo may mga bato po doon galing dito, gumanon yung ano. So malakas din po yung ano ng carding, ano. Pero hindi sing lakas nung bagyong Santi, mga farmer, hindi pa yung Santi. Ayun. Umapaw yung fish pond. Alam ko umaga ata yung bagyo na yun kaya nakita nila. Nasa barko ako noon. Nakita ko lang yung baryo namin, nasa BBC. Ini-interview yung mayor dahil yung mga bato ay rumagasa doon sa kalsada papuntang treehouse. Ang daming malalaking bato, doon po dumaan yung malalaking bato. Yun o, oh, andito na tayo. Sunog na pala to. Ayun na lang yung kanilang inaan. Makakuha sila ng itlog, ah. Itlog ng tikling. Nisprayan ko pala yung isang puno dito ng papaya. May mga eto, oh. Pero yan, mukhang patay na sila. Mga mites na yan. Kuto, parang ganun, ano. Laki pa naman ang bunga. Dito yung mga ayun, pahinog na yun dito. Ayun. Parang sira siya, no. Inaabangan ko itong mga mahahaba dito. Ano, no? Ganda, oh. Uy, puro hinog na pala. Pwede nang pitasin yan. Doon pa. Oh, tigas na. Tigas pala ng lupa na dito. Hindi pa ka magagapang yun, pag sinindihan, hindi, no? Pag natuyo na to yung kanina, kuya. Oo nga. Tigas na pala. Ang sarap ipasudsud na ito ng bulldozer, no? Ganon. Tigas na. No? Doon na lang talaga. Wala nang pugad. Antay na lang ng mga ano to. Kisindihan yan.
Poroy, si Poroy. Dati, nung bata ako, nanguhuli ako ng, ayun o, grasshopper. Baka ganun yan. Katuwa din, ano. Bilis ng panahon. Nalagyan na natin ng tilapia to. Dati dito, namimingbit ako niyan dito. Pagdadalaw ako kina bebe noon, nangliligaw pa lang ako. Pasalubong ko kay Papa Yam, tilapia. Tapos ano, karning baboy. Yan, yung mga alaga ko noon. Kukuha na lang ako sa freezer. Pasalubong ko pag dumadalaw ako sa mga saging. Ang papaya. Lahat pang saging dito noon eh. Kanina pa ako dito nagmumuni-muni, mga ka-farmer, ayan o. Oh. Titignan ko yung mga Mater de Agua, ayan. Observe, observe. Tapos bigla ko napansin, wow, ang ganda ng ulap, sabi ko. Ayan o, oh. Paparap-papaganon dito. Ganda. Sana umulan. Para naman yung mga tanim kong papaya ay mabuhayan pa. Sana makapagpabunga pa tayo, no? Yung mga sumunod po na ano, although nagbigay na tayo ng fertilizer, so naka-recover naman na yung dahon. Sana magbunga pa. Tagal-tagal pa naman ang tag-ulan. Nasira na yung ano, basag na. Kanina parang cotton talaga. Napalaban yung apat. Ito naman dalawa, mahirap din ang ginagawa dahil mainit po, tsaka mahirap din tabas, ha? Kailangan mo talaga magpahinga maya maya, pahinga din. Pag masindihan na to, ayan na, alinis na ulit. Laga na lang sa spray. Para wag nang lumaki. Bagay, wala naman ng tubig, so wala na pong ganong tutubong damo dyan dahil dry na eh. Pag umulan, yon tutubo. Di ba pala tayo nakapag-ending mga farmer? Ayan. Pinitas ko na tamang-tama na andyan si Nama. Ibigyan ko din. So ayan, pinawisan ako kasi nagdilig-dilig pa ako. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Mukhang may future yung ating foliar. Tingnan niyo yung mga dahon. Biglang gumanda. So tuloy tayo ng fertilizer. After siguro mga 1 month. Ganun. Tapos tubig and then yung foliar. Tutuloy natin yung foliar. So yan, marami pong salamat at magandang buhay. Uy, hinog na. Hinog-hinogin pa natin.